Sigaw News Update. Magandang gabi mga Noko Asihano. Ako po si Pia Sagat at narito na ang mga balitang aalingaungaw sa oras na ito. Bilang tugon sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ay tiniyak ng DILG o Department of Interior and Local Government ang pagsusulong na armasan ang mga opisyal ng barangay. Ayon kay Interior Yusek Martindino, bukod sa mga nakalatag ng programa gaya ng Barangay Drug and Abuse Councils, ay kabilang sa ipapaalala nito ang pag-aarmas sa mga bagong halal na barangay officials na uupo sa susunod na buwan. Dagdag ni Dino, sasailalim ang mga opisyal sa training sa paghawak ng baril, shooting examination at haharap sa Firearms and Explosive Unit. Binigyang din nito nakakasuhan at sisibakin sa pwesto ang opisyal na mapapatunayang ginagamit ang armas nang hindi nakaayon sa mandato nito. Sa balitang lokal, inaasahang magkakaroon ng power interruption sa ilang mga lugar na pinapailawan ng Tarelco 2 sa darating na June 23, araw ng Sabado mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Base sa Facebook post ng Tarelco 2, ito ay dahil sa isasagawang upgrading ng double circuit lines at pagpapalit ng ilang mga poste. Kabilang sa mga apektadong lugar ay ang ilang bayan ng Tarlac gaya ng Banban, Capas, Concepcion, La Paz at Villa Bacolor. Apektado rin ang bayan ng Kalumpang at ang Mabalacat sa Pampanga. Habang sa Nueva Ecija naman ay ang bayan ng Zaragoza, San Jose at San Antonio. Inyong natunghayan ang panibagong balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa TV48 para sa iba pang balita. Muli ako po si Pia Sagat. Magandang gabi. Manatiling updated sa mga balita, bisitahin ang aming website sa www.doublep.com at Facebook page ng Nueva Ecija TV48. Pamamahayag. Naglilingkod sa mamamayan. Maasahan mo TV48. Kaibigan mo.